Praise the Lord. Let us clap our hands unto the Lord. We give God all the praise, glory, honor, majesty. It belongs to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, our dearest Jesus. Hallelujah. We give Him all the highest praise. Isang malakas at masigabong palakpakan. Amen. Para sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless you. On behalf of our beloved pastor, Wildis Rodelman, the end-time prophet of God, we greet you a happy and blessed 40th church anniversary. Jesus Miracle Crusade International Ministry, Candelaria. Amen. Patuloy ang ating panalangin na patuloy na gamitin ng mahal na Panginoon sa pagliligtas ng maraming kaluluwa at patuloy na maging pagpapala sa dako ng Candelaria, Quezon. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. We pray for many, many years of soul winning, souls, so many souls to be saved. Hallelujah. And God will continue to bless this outreach, this outstation. Amen. Hallelujah. Nasusulat, mga minamahal, sa banal na kasulatan na tayo ay lumapit sa Diyos na may pagpapasalamat. Kaya tayo narito ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sa 40 taon na paghihimala ng Diyos, tanda, himala na ating naranasan sa Jesus Miracle Crusade. At sa pag-aawitan na ating sinagawa kanina, dito nalulugod ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Psalms 95:1 up to 5 says, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise unto the Lord. Amen. The rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Amen. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His and He made it and His hands formed the dry land. He created the heavens and the earth. He created us, amen, for His glory. Kaya karapat-dapat lang na tayo magpasalamat sa Diyos. Tayo magpuri sa mahal na Panginoon, amen. Hallelujah. Yan ang buong katungkulan ng tao. Kaya tayo linalang sa daigdig. Amen. Kaya walang hanggang papuri ang ating alay sa mahal na Panginoon. Tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon. We thank you, Father God, hallelujah, for all the blessings that you have bestowed upon your church, O God. We thank you for the salvation of our soul. We thank you, Lord God, for filling us with your sweet Holy Spirit, for moving in our midst, Father, and leading prayers of our pastor as we listen to your holy word. We come to your throne of grace. We are asking you to forgive all our sins, all our shortcomings, cleanse us from all unrighteousness. We beseech thee, Lord, anoint thy word. Help me bring forth your message with your love and power. For without you, we are nothing, O God. Through the leading prayers of our pastor, we cast out doubts and unbeliefs. Bind the powers of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. You may be seated. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan. God bless you. 1 Timothy 5:17 says, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in word and in doctrine. Praise the Lord. 1 Thessalonians 5:12 and 13 in the Bible says, In the New Testament, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Amen. Hallelujah. Pwede mong palayo yung electric fan. Praise the Lord. Psalms 112:6, Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Kaaya-aya sa harapan ng Diyos ang pagbibigay ng paggalang sa kanyang mga linangisan, mga nagdadala ng salita ng Diyos. Ang sabi pa, esteem them very highly in love. Know them. Alalahanin natin. Kilalanin natin kung sino ang mga tao at lingkod ng Diyos. Kaya palagian natin na babanggit, hindi para sa kapurihan ng tao, kundi sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. We give double honor and respect to our beloved honorable pastor, evangelist, Wildis Rodelman, the end-time prophet of God, and we cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Linus Almeida. Her blessed memories and teachings will be part
of our lives forever, amen. And we also greet, I want to greet my wife, Sister Christine, amen, hallelujah, to our children, our grandchildren in Houston, Texas, and in California, along with our grandchildren, amen. And Yana and Kim is in Pangasinan for our 38th church anniversary, mga minamahal. And with us today, ang bunso namin, Wilde Paul and Cyrene, amen. Talagang nakakagalak na makita natin ang ating mga anak na naglilingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. I want to greet all the webcast viewers all over the world, amen. Sa lahat ng ating mga nanonood ng mga kapatiran sa buong daigdig, ating beloved brethren here in Candelaria, in Morong, Sariaya, Quezon, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. And from, I think from San Pablo, nandito rin sila, and from Mindoro, amen. If I'm not mistaken, praise the Lord, hallelujah. To all choir members, musicians, hallelujah. Also beloved workers from the main church, mga kasama din po namin, hallelujah. Sa lahat ng mga nagpapagamit, ginagamit sa banal lubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, I want to greet all the ordained preachers, beloved ordained preachers, beloved kay Hermie Limpin, amen. Hello, yung mga naatasan na una dito sa ating banal na gawain, beloved ordained preacher Nilo de Guzman, amen. Hallelujah, brother Boy Kaluya, praise the Lord kay Boy, praise the Lord, beloved brother Eboy from San Pablo, brother Edel Torres, ang kanyang lahat kasama ang kanilang mga pamilya, beloved brother Joey, beloved kay Resty Palad, amen. Beloved kay Ananias, 16 years old daw siya nung nasa pastoral. Nung nasa 1985 kuya. 10 years old pa lang ako noon, mga minamahal. Beloved brother Dan, Umilda, amen. Beloved brother Bal Labido and brother Edward Garcia from Bicol pa po sila ng mga preachers natin na narito kasama natin sa ating pagdiriwang, amen. Hallelujah, hallelujah. Beloved kuya Eric Figuera, beloved brother Greg Garcia from Pangasinan, amen. Labo, hallelujah, praise the Lord. And brother Edwin Garcia from Bicol. Naga, from Naga, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa mga magigiting na mga kawal ng Diyos, sundalo ng ating mahal na Panginoon Jesu Cristo na hindi umatras sa tawag ng Diyos, amen. Hallelujah, mula nung nagsimula ang banal na gawain, nagsimula ating beloved pastor, beloved assistant pastor sa banal na gawain sa dako ng Novaliches, Caloocan pa noon hanggang sa nakapunta sa Urduha Village, hanggang sa nakapunta sa the place of no return sa Villarreal, mga minamahal. Nagpatuloy ang banal na gawain, patuloy na lumago ng lumago ang gawain. Pinagsama-sama yung mga workers na tinawag ng mahal na Panginoon. Sila'y tinuruan sa loob ng pastoral house, sa loob ng Novaliches, sa bundok ng Novaliches, mga minamahal. At ngayon nakita namin, mga kuya namin sila noon, mga minamahal. Ang babata pa namin from elementary, nakikita na namin ang ating mga beloved kuya sa pastoral house na tinuruan ng ating mahal na pastor paano maglingkod sa Diyos. Tinuruan sila paano mangaral, mangalaga ng mga kapatiran. Amen. Tunay na nakakagalak na makita na nandito sila, mga minamahal. Bagamat hindi na itim yung ating mga buhok. Amen. Ako mismo, mga minamahal, may apo na ako, tatlo na yung aking apo. Apat ang aming mga anak na ginagamit din ng mahal na Panginoon. Hindi lang, kasi lumawak ng lumawak ang Jesus Miracle Crusade. Hindi lang sa Novaliches, napunta sa Quezon, napunta sa Indang Cavite, mga minamahal, sa Visayas, sa Mindanao, sa Bicol, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Asia, sa iba yung dagat, sa Europa. Amen. Tunay na salita ng mahal na Panginoon, patuloy nating ipinapangaral maging sa gitnang silangan nakarating ang Jesus Miracle Crusade. Imagine that. At yung mga patutuong ating narinig kanina, yun din ang mga patutuong na naririnig natin sa lahat ng kapilya ng Jesus Miracle Crusade. Sapagkat may tunay na Diyos, may nag-iisang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan, na tumutugon sa panalangin, tunay na Diyos ang pumili sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya naman, nagmanifest ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kaya talagang labis na kagalakan na makita po namin kayo, bagamat paminsan-minsan lamang na kami makadalaw sa ating mga outstations.
Halos linggo-linggo, lumilipad kami ang mga minamahal papunta sa Canada, sa Middle East, sa Qatar, sa Dubai, mga minamahal. Sa London, kagagaling lang din namin bago kami umuwi ng Pilipinas para sa ating pagdiriwang ng 49th Church Anniversary sa Taco ng Luneta. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Next year, magdiriwang ang Jesus Miracle Crusade sa Taco ng Luneta ng 50th Church Anniversary. Hallelujah! Inaasahan namin, mga minamahal, ang lahat ng kapilya ng Jesus Miracle Crusade, isasarado natin. Doon tayo lahat magsasamba. Hallelujah! Sa Luneta. Ngayon pala, mag-ipon na lahat ng gustong sumama, pasamahin, mga minamahal, kahit kapitbahay, magdala ng mga kaluluwa. Yun ang regalo natin sa mahal ng Panginoon. Tayo magbunga para yung ating naranasan, yung kagalingan ng ating naranasan mula sa Diyos, sa pagpapalang ating nakaptan mula sa mahal na Panginoon, ating maibahagi naman, mga minamahal. Dahil yun ang ating katungkulan, buong katungkulan ng tao ay yung matakot sa Diyos, sumunod sa Kanyang utos, mga minamahal, at maglingkod sa mahal na Panginoon na may katapatan habang tayo may buhay, habang tayo may lakas. Amen. Ibibigay natin sa ating mahal na Panginoon ang ating buhay. So 50th anniversary, paghandaan natin, mga minamahal, mag-ipon tayo. Ano yung may offer natin sa mahal na Panginoon? Yung ating maaakay na mga kaluluwa. Paghandaan natin ang kanilang pagkain, ang kanilang pamasahe, mga minamahal. Ngayon pa lang, halos may isang taon pa tayo upang makapag-ipon. Ang mahal na Panginoon magpo-provide kung desire ng ating puso, mga minamahal. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Laging napaka-significant ng Golden Jubilee, the 50th year anniversary ng Jesus Miracle Crusade. Dito, sa pangangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, linakipan ng kapangyarihan, tanda, kababalaghan na mula nung kami bata pa hanggang sa mga oras na ito. Ano mang hirap ang pinagdaanan, nakita natin ang ating beloved parents in the Lord, talagang grabe ang kanilang pagsusumikap upang ipangaral ang totoong salita ng Diyos. Ating mga beloved preachers, mga minamahal, hindi sumusuko sapagkat katotohanan ang nakasulat sa banal na aklat na ito, mga minamahal. Totoong-totoong banal na kasulatan, may langit ang sabi ng Biblia at may impyerno din. Amen. Hallelujah. Ngunit nandito pa tayo sa daigdig, hindi tayo perpekto, mga minamahal. Hindi po natin sasabihin na lahat ng mga nasa pulpito, perpekto na yan. Hindi po yan, lahat tayo nagsusumikap na mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon, na masunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. May mga nagkakamali, pero nandiyan ang pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Kaya, totoong sinabi ng Biblia na masikip, makipot ang daan papuntang langit. Amen. Matthew 7:13 po. Praise the Lord. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be with go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be find it. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, Matthew 7:13. Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata ay 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Ito raw ang ating papasukan, mga minamahal, daraanan. Hindi puro rosas, may mga tinik-tinik din ng konti, mga minamahal. Pero ang diferensya natin sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, merong tayong Diyos na kasama sa araw-araw nating buhay. May Diyos tayong matatawagan sa pangangailangan natin, mga minamahal. Yan ang Diyos na aming pinapakilala sa inyo. Kaya patuloy ang Jesus Miracle Crusade, saan mang dako. Kahit nga yung mga terorista, pinuntahan ng ating mahal na pastor para mabahaginan sila ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Let us give the Lord a hand clap offering. Amen. Kaya, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos. Imagine, dalawa lang ang ating mahal na pastor, ang ating beloved assistant pastor. Tatlo pa lang ang supling noon nung nagsimula ang ating mahal na pastor. Apat. Ako'y panlima nung 1975, dun na itaguyod ang banal na iglesia. February 14, 1975. Hanggang ngayon, mga minamahal, lahat ng mga kapatiran na may mga kinabibilang ang kongregasyon noon, may mga pananampalataya, lumaki na mulat sa higanting relihiyon, pero walang Diyos na matatawagan. Amen. Hallelujah. Simba ng simba, walang maintindihan sa salita ng Diyos. Yun ang ating kinabibilangan noon. 30 minutes, 40 minutes, isang oras lang na pananambahan. Wala kang maintindihan, antok na antok ka pa. Dito, kanina pa tayong alas 9 nandito sa loob ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Gising na gising pa rin ang mga ating mga kababayan, ang ating mga mahal na kapatiran. Ang sabi ng Jeremiah 3:15, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Dito natin naunawaan ang salita ng Diyos sapagkat tunay na pastor, amen, ang binigay sa atin, na nangaral sa atin ng ebanghelyo, linakipan ng kapangyarihan. May kalakip na kapangyarihan ang kanilang pangangaral, hindi lamang empty words naghango sa Biblia na pinag-aralan for so many years sa Bible school. Yung kanilang pangaral, may kaakibat na himala, may tanda, may kababalaghan, prepat ebidensya na ang kanilang pinapangaral ay galing sa ating mahal na Panginoon. So, itong gospel na ito, itong ebanghelyo na ito, sabi ng Biblia, Matthew 24:14. "And this gospel, the very same gospel of the kingdom that was preached 2,000 years ago," Matthew 24:14 says, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Amen. Hallelujah. Dito po sa Mateo, kabanatang 24, talatang 14. "At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng sa buong sanlibutan, sa pagpatototoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas." Amen. Amen. Yan ang katotohanan, may wakas ang buhay sa daigdig. Life is like a vapor, parang hamog sa madaling araw, sa kinabukasan, pagsikat ng araw, ito'y nawawala. Ganun daw ang buhay ng tao. Proverbs 27:1 says, "Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth." Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan. And true enough, every minute, every hour of the day, araw-araw may namamatay. Sapagkat yan ang katotohanan, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Haharap tayo sa judgment seat ng ating dakilang Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So, dito pa lang, tinuturuan na tayo, mga minamahal, na maglingkod na may katapatan sa iyo, sa Diyos. Ang sabi, what is the greatest commandment? Matthew 22:37. Jesus saith unto him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." So, love the Lord, thou shalt. Commandment po ito. Thou shalt love the Lord. Mahalin mong mahal na Panginoon Diyos. With all thy heart, buong puso. And with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is likened to it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On those two commandments hang all the law and the prophets. Praise the Lord. Kindly po. Mula sa Mateo, kapitulo 22:37. "At sinabi sa kanya,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunang utos. At ang pangalawa katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So kung mahal mo ang mahal na Panginoon, kung mahal mo ang Diyos, kung naglilingkod ka sa Diyos, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, minamahal mo ang kapwa mo. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganun nila inibig ang ating kaligtasan. Love thy neighbor as thyself. Love your enemy, hindi lang yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, even your enemy, love your enemy, sabi sa Biblia. Conquer evil with good, puro kabutihan. Kung ikay na kay Kristo, amen. Meron kang espiritu, meron kang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Galatians 5:22, kindly po idagdag po natin. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatang 5, talatang 22. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, if you are in Christ, kung ikay na kay Kristo, kung ikay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, papuntang langit ang ating biyahe, mga minamahal. Meron kang bunga ng Espiritu Santo. Ano yung unang-una? Love, pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Hindi na tayo nabubuhay sa laman. Mga minamahal na ginagawa sa sanlibutan, hindi pwedeng apakan. Yung pride ng tao, yun ang ating, dun tayo nabubuhay nung una, mga minamahal. Ngayon, pawang bago na tayo, mga minamahal. If you're in Christ, nasa iyo ang Espiritu Santo, bunga ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So the gospel is about our salvation. Jesus, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man sa atin. Kaya kung tayo may karamdaman, nandito tayo ngayon, yan ay layunin ng Diyos upang makilala mo ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Na may Diyos na matatawagan. Kahit anuman ang ating narating sa ibabaw ng daigdig, mga minamahal, anumang tagumpay ang ating narating, ang sabi ng Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Baliwala ang ating kayamanan, maging ang buhay na ito kung papunta naman pala tayo sa impyerno. Kaya may Jesus Miracle Crusade, kaya may mga gawain, may mga tunay na gawain ng Diyos na nangangaral, mga minamahal, na huwag natin pagtuunan ng pansin ng buhay sa ibabaw ng daigdig sapagkat ito'y panandalian lamang. Parang kahapon lang, napakabata pa natin, pero ngayon, mga minamahal, lumipas ng panahon, tayo'y tumatanda. Malapit na pala nating lisanin ang daigdig. So dito palang inihahanda na tayo, amen. Ayaw ng Diyos, sabi ng 2 Peter 3:9, ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man, kundi lahat ay lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, amen, at iwanan ang kanyang kasalanan at maglingkod na may katapatan sa ating dakilang Diyos sa buhay. So the gospel is about Jesus' death, burial, and resurrection. Amen. 2 Corinthians 15:3 and 4, kindly po. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Namatay si Kristo, Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo.
He died for our sins, para sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. And that He was buried, siya ay inilibing, mga minamahal. And that He rose again the third day according to the Scriptures. And this gospel of the kingdom is the power of God unto salvation. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly po. In the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 3 to 4. If so be that we enclose... Excuse me po. 1 Corinthians 15, 3 and 4. 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4. Praise the Lord. For I deliver unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ito'y mabuting balita. The gospel of the kingdom. Ito'y tumutukoy sa mensahe sa bagong tipana kapatawaran para sa ating mga kasalanan at bagong buhay na magagamit sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang mensaheng ito, the very same gospel, wala tayong binago, mga minamahal, kung ano yung isinulat more than 2,000 years ago na nasa banal na kasulatan, yun ang ipinapangaral ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Kaya, ito'y linakipan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Huwag nating sayangin, mga minamahal, ang pagpapakahirap ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Hanggang ngayon, ang sabi ng Biblia, Jesus Christ, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Siya'y naghimala nung unang panahon, more than 2,000 years ago. Hanggang ngayon, nakita natin ang mga himala na ating narinig, mga minamahal na namutawi sa mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Siya naghimala noon, siya naghihimala ngayon at magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. So bilang Kristiyano, tayo'y patay na raw sa kasalanan, kagaya ni Kristo. Amen. So death, burial, and resurrection. Patay na tayo sa kasalanan, we became dead to sin. Yung dating masamang pagkatao natin, iniwan na natin yan. Amen. Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Yung ating narinig na dapat natin gawin bilang Kristiyano, ating isinasagawa ito, mga minamahal. Hindi lang natin pinapakinggan. Amen. We must be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Yan ang sabi ng Biblia. Kung ating napakinggan, ating sundin, ating gawin. Amen. Para ating mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. So, tayo'y binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Burial, parang symbolic po ito, mga minamahal. We are buried with Jesus by water baptism. Tayo inilibing na kasama ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Inilibing na rin ng ating mga kasalanan doon sa ilalim ng tubig, mga minamahal. And we are raised up from the dead, the resurrection of Jesus Christ by infilling of the Holy Ghost. Tayo ngayon ay born again Christians na. Amen. Hallelujah. Sabi ng Biblia, kailangan tayong ipanganak ng muli. Hallelujah. Sumugot si Jesus, John 3:3, at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. So napakahalaga ng ating isinagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sapagkat tayo ay makakita sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon.
So we must walk in the newness of life. The old self is gone. It's dead. And ano man ang ating ginawa noon, ano man mga kasamaan noon, mga minamahal, iniwan na natin, hindi na natin babalikan pa. Tayo maglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal. Panginoon, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, malapit na tayo magtapos, mga minamahal. Maghanda ang ating mga singers and musicians. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naging pawang bago lahat, mga minamahal. Nung tayo'y nakakilala kay Kristo, yung dating namumutawi, puro mura, puro masasamang salita na lumalabas, namumutawi sa ating bibig, ito'y wala na. Hindi ka na makapagmura, hindi ka na makapag-isip ng masama sa kapwa mo, mga minamahal. Hindi na tayo nakikipag-chismisan kung anong bago sa sanlibutan, kung anong bago sa ating kapitbahay, hindi na po. Ating inaatupag ang ating sariling kaligtasan. We must work out our own salvation with fear and trembling. Dahil lahat tayo dito, mga minamahal, lahat. Walang, we are not better than anyone. Lahat tayo, tao na umaasa sa kahabagan ng Diyos. We are not better than all of you. Mga minamahal, lahat tayo isa sa harapan ng mahal na Panginoon. Narito kami, nangangaral ng salita ng Diyos, tinawag ng mahal na Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. Pero kami nagsusumikap din naman, mga minamahal, na mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. We are not perfect. Hindi pa tayo perpekto, tayo'y piniperpekto ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya tayo lumapit sa Diyos na may pagpapakumbabang puso, mga minamahal. Pride cometh before destruction. Hindi mo pwedeng sabihin, grabe namang kasalanan nitong taong to. Buti pa ako naglilingkod sa Diyos. Siya hindi. Nakakasala ka ng pride. Bali, wala yung paglilingkod sa mahal na Panginoon kung prideful ka sa iyong kapwa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ito yung aming nakita, mga minamahal, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang kanilang totoo, devoted, seryosong paglilingkod sa mahal na Panginoon na ipinagpapatuloy ng mga manggagawa sa Jesus Miracle Crusade, mga mangangaral, mga minamahal, seryoso na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag binisita nyo ang mga pastoral houses, araw-araw yan, sila yung nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya naman, pag lumapit kayo, mga minamahal, yung mga karamdaman, sakit, pinapanalangin, ito'y gumagaling sa unang dalangin ng ating mahal na pastor. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat. Aming iniimbitahan ang lahat ng mga bagong mga kapatiran, aming mga minamahal na mga kababayan na ngayon lang dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon ng iyong buong puso. Hallelujah. Siya'y maging hari ng iyong buhay dito po sa harapan, mga minamahal, bilang pagpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.